Ganito talaga ang morning routine ko, mga kasari. Sa tuwing nagigising ako sa umaga. Ninangang madaling araw, mga kasari, hindi ako nagising dahil nilalagnat ako. Kaya yung aking mag-ama lang ang kumilos dito sa kusina. At syempre, lahat ng kalat ng naiiwan, ako talaga ang nakatoka. O diba, kahit may sakit tayo, hindi talaga pwedeng hindi tayo tatayo. At nag-aantay na rin yung aking lawahin sa aking kusina. Pero bago ko nga gagawin lahat ng aking trabaho, mga kasari, maglilinis na muna ako ng aking munting kwarto dahil sa ilang araw ko talagang nakahiga is hindi ko talaga naayos at napapagpag yung aking kwarto. At pagkatapos ko naman sa aking kwarto, mga kasari, dumiretso naman ako sa kwarto ni Junakis kasi nga ilang araw din talaga akong nakahiga lang na walang ginagawa dahil sa sobrang sama ng aking katawan. Napakasama ng aking pakiramdam. Ngayong araw nga pala na ito, mga kasari, ako'y magje-general cleaning, magtatanggal ako ng bedsheet, magpapagpag ako ng mga kama at kwarto namin. Isang linggo na rin kasi talaga, mga kasari, simula nung nilagnat si Hubby tapos ako, di talaga ako nakapaglinis ng bahay at syempre nagtambakan na yung aking mga labahin dyan sa aking washing. Pero bago ko yan lalabhan, mga kasari, hihiwali ko muna yung t-shirt, short pant at syempre yung mga puti. Ganyan kasi ang ginagawa ko, mga kasari, bago ako maglalaba. Hinihiwalay ko yung mga short pant, t-shirt at syempre yung mga uniform na mga puputi na mga damit ni Junakis. At pagkatapos ko naman ihiwalay yung mga damit, mga kasari, ihilain ko naman yung aking washing dahil ipipwesto ko siya malapit sa aking CR. Pero bago ko lalagyan ng tubig, mga kasari, ayan, magtatanggal na muna ako ng mga kalat dyan sa aking munting CR. Kasi nga sa ilang araw talagang wala akong ganang kumilos-kilos, grabe ang itsura ng aking bahay. Lalo't lalo na yung CR ko na yan dahil nagkakalat yung mga sachet ng shampoo, sachet ng sabon at hindi ko pa talaga natupi yung mga doormat na nakasabit na nilaban ko nung isang linggo pa. At syempre dahil yung mag-ama ko ang nagising ng madaling araw, ayan, sangkatutak na hugasin naman ang inatupag ng inyong kasari. Ang hirap talaga magkasakit, mga kasari, dahil lahat ng gawain mo sa bahay is talagang naiiwan at nagkalat, lalo't lalo na hindi ka talaga nakakapaglinis. Buti na lang talaga, mga kasari, sa dalawang araw akong nilagnat, ayan, medyo umayos-ayos na rin yung aking pakiramdam. Kaya lang nabungara naman ako ng sangkatutak na trabaho, hugasin at labahin. O kasari, dili ba pugha ka na mabughat, bagura ka na ayaw na nakagikitiw-kitiw na siglihok. O diba, ano daw? So wala akong magagawa, kailangan kong gawin yung lahat mga trabahong naiwan ko ng dalawang araw. Grabe nga talaga, mga kasari, yung dumi ng aking lababo na yan dahil nga pag si Hubby ang nasa kusina at pag siya ang nagugas ng plato, eh talagang hindi niya na nililinisan yung lababo namin. Basta na lang talaga siya maghugas at magpupunas-punas, tapos na yung trabaho niya. Kaya kahit medyo masama pa yung pakiramdam ko dyan, mga kasari, is talagang pinipilit ko na kumilos-kilos at maglinis. Nang sa ganun naman is mabawas-bawasan yung kalat at dumi dito sa aking munting bahay. At syempre pagkatapos ko naman doon sa kusina, sa kwarto, dodiretso naman ako sa aking munting tindahan kasi nga nagmumukhang bodega na naman yung aking rep. Piling ko nga kahit anong linis ko talaga dito sa aking rep, talagang natatambakan ng mga kung ano-anong dinadala ni Hubby. Dinaig pa nga yung junk shop na kung ano-anong sinusuksok sa loob. Giging malinis lang talaga yung buong bahay, mga kasari, yung buong tindahan, lalo't lalo na itong rep ko na ito pag inatupag ko talagang maglinis sa buong araw. Kaya kahit medyo masama pa yung aking pakiramdam talaga, mga kasari, pinilit ko na talagang tumayo at maglinis. Nang sa ganun naman is mabawas-bawasan yung aking mga linisin at gawain dito sa bahay.